Hello guys, welcome to the channel. Ang video natin for today is i-feature natin yung Big 3 winners ng Amo and Friends Goldfish Grow Out. Tatanungin natin sila sa kanilang mga grooming techniques at sa pag-aalaga na rin ng mga goldfish. Sa mga bago dito sa channel, please like, share and subscribe. December 2020, nagkuan mi Christmas party. So, ang gihatag sa ko is aquarium na 1x12x12 yata to. So, mo to ang sinugdanan. So, actually, wala pong nag-goldfish yun. So, una, gapi lang dito akong gikuan. Kaya nagkaupuhan ko atong gapi na S-dart. Atong sa shop sa akong amigo, kaya nagamotor-motor. May kita ko sa iyang likod sa iyang shop na ay mga goldfish. So, kato, kita ko sa iyang mga goldfish. Gwapo man, mga oranda. So, wapo kayo lag mga oranda, mga rancho sa una. So, moto na inganyo ko, pagtanong ng mga red-white, naganahan ko sa ilahang mga kurma, dagko kay ulo, niya bilog-upian. So, moto, nag-anak-anak na akong tang. So, nadungagan sa mga 4 feet, nahantol sa dati ng mga ginapuyan, nagbutang kong duha kapan, dito. So, yung ginagamit pang grooming is 4 feet. Na tank, so 48 by 18 by 18. Ang ako ang sump is yung mga chamber lang. So first chamber mechanical, mga kuan siya, mga filter wool, and then second chamber DIY na ako, mga wala siya mosquitero na ano, gigupit-gupit na ako. Then second ang third niya is kanang pumice man yata niya, gibutang na ako siya sa left back, pumice stones. And then the third one kay mga lava rock, then sa last na pa-drop na lang siya diretso. Sa ipon ang mga dili makuha na debris sa ilalom. Maintain lang yun siya. Receive na ako sa fry na ilaha sa entry. First month, live view ko. Ang gamit is 2B na naka, ano siya, naka-cycle kay sa uban manggod, diretso feeding ang 2B. Prone to bacteria yun siya. So, cycle lang ako siya 3 to 5 days. Tetracycline. So, kato, halo na ako sa water, then nag-cycle lang siya, nag-cycle. Then, gina-change po lang. Habang nag-cycle lang siya, everyday, gina-bawasan ako, gina-water change po lang siya. As much as possible, akong gina-try yun buhaton is ma-water change na ako siya twice everyday. 30% bawas sa tubig. So, ako ang mga tang, lagi na yung measurement rin kung pila ka inches para ma-calculate na kung pila ang 30% ano, let's say, 10 inches ang kataas yung mong tubig. So, minus ka 3 inches para 30%. Inana ang buhatan, gina-measure yun ako siya, naka ruler then tape. Kung medyo busy jud ko, once a day, gana, once a day. So, ako yung gina-recommend is twice a day jud. Although, kapoy siya, sa so, ako ang part kay work from home roman ko, so naka time. Na ako'y ginabutang dati na auto feeder. Itong automatic feeder na nag-drop lang siya. So, 8 times a day ko ato. Pero na guba naman. So, karon manual, mano-mano. So, mga kaya na ko, mga 4 to 5 times a day. Drop-drop lang, pitch lang para count-count ang isda. Feed na ko. After sa first month, manggo na ko na chubby. Wala na ko. Stop na ko na. Then, pellets o ano na lang ko. Pellets o steamed egg. Yan na, once a day na steam egg drop na. Nalang ko yung broad ka ng akong ginagamit. Kay wala ko atong leche flan na ginahimo ng steam egg. Akuha is ice cubes, ice cube tray. The rest of the day, pellets na siya with na naka-soak sa probiotics. Nagagulit at big ka ng event aning goldfish dati. Kauban na mo ang beta, guppy, goldfish, and blowhard. Dito sa Santos Land, dati dito niya. Dito among binyo dati. Malingaw ko siya, bakit ka nang cute kayo ang iyang naong ana. Ang iyang color, wapo. Kasi kasi color, ba't ganahan ito magtanong. Dati ganahan ko sa variety sa Goldfish Rancho. Karon ay nahilig na pupuha na yung oranda. Kini ako ang mga size akong tank na rin. Nasa 18 by 18, 14 inch niya siya. Malinatagat akong 4 feet. Nagsasump siya ang bawat tank na ako. May mga sump, pero airlift lang, wala akong gamit itong makina. Sa 4 feet, siguro mga sa 5 to 6 species ka po pa akong ginabutang din ay ginagroom.
Muna akong area dari sa karon. Muna akong mga sit-up. Upat pa ni Kapurpit. Indoor ni akong sit-up. Hindi ni ko gadlaw. Pero nagagamit ko katong mga lights na pangapaskit gani katong kayo mobile plan. Taas mag yapon ni naglumis. Tumukit yapon siya ako bingani. Naglumot yapon ni muntang. Ang upan magod ang resulting lapag. Ugnaw daw. Hindi daw kayo mga ako ng bonefish. So ako adri, kailangan ko sa sulod. Tapos kapag bugnaw sa gawas, pagkakaon nito ang bonefish. Wala, ang mga isda na po. Dagko, naglawas kay pagkakaon, magin sila. Tapos kang bugnaw. Bili mo ni makina, airlift lang mo ni, hangin lang mo ni dalami. So, ginasipon, ginako ng tahay na yun. Wala na ako na kinapasoy, kinapado sa sam kay upang ako ang 100. So, sa good bacteria. Sa isa kadlaw po, nag-water change ko. Ewan mo dyan ko trabaho. Naraman dyan ko si Katong na yung islaan. 5 times. Tapos, siguro, ang pagpakaon po ko, 15 times. Kaya tagalas 3 naman po sa kadlaw na katulog po. Kini ako mga geodag, puro-puro ni Mindanao na. Klaseng mga organizer na eh. Akong gilipang support na lang sa pellets. Atong mga sa kihikari. Ito sa koi. Katong one pod, katong hikari na purple pang gulpi, so katong red. O, na-try po na ko ng forks. O, na akong one nila. Tapos, pag napoy ink stain, nagkabuhat po ko sarili ako ang ink stain na kasikasing mix. Ang tanang kanang hugaw ba? Tara mag-siphon nga ka. Hindi pagtapok ito sa bayupom. Samantala, kung hangin yung muhang bayupom, ang ginapuha lang niya nga hugaw, kaning mga lamog. Mga lamog-lamog, hindi niya sa mga aquarium mo na ginapuha sa bayupom. Ang katong... Dust niya. O, dust lang niya. Ang kini, hindi na siya magtapok ito. Hindi ko ka mag-siphon ka, dali na. Pansin pa na ako sa mag-grubo gulpis, dapat pusod yun ang buwan. Ration sa imong tanke. Kaya kung hinay, murag, mapansin ako, ang taranis talang magkaon sila, busog na sa tanan sa taas. Pero, karon nga ipakuskan ako, bisa busog sila, na sa baba. Ibailan na sa gulpis, pag ang imong gulpis na sa baba, healthy. Pero pag itong nasa taas, unhealthy daw na siya, na siya gibate. Para pang-condition sa tubig, para gwapo na i-good bacteria ang imong tubig mo na akong ginagamit. Ginabutan ako ni sa camp filter ako ni sa ginabutan diretso siya. Sabi, pwede po ni mo, ihalo po ni mo sa pellets po. Isuwak ni mo ang pellets ni mo diret. So, ang ginatanaw na ko na, itong iyang pellets, kanyang wala siya ay kanyang dorsal, dili kuan, dili siya balbaw, kanyang dorsal, ang ipo, kana. Pero katong sa mga short, ginapili, ginawa itong gwapo. Lawas. Wapog lawas na buwan sa body sa isda. Kaya pag i-groom ni mo ito, wapo mong ito siya. Dako dyan ang lawas pa. Ipumpara ni mo sa mga lumbadi. Ubay kayo sila pa, ano, pa paburutong yun. Pinaka-importante yun ang water change. So kay gagrooman ko, 50% na per me. Schedule ako kada hapon kay ga-online class man po ko. So kada hapon, 50%. So ane, katunga ane yung 4 feet. So gigroom pa na ako ni dito ni sa kilid sa balay. Katong isa po na ako ka 4 feet nga tang tulo sila dito. Hilig man po ko rancho. So nai rancho yung kauban. Nindot man dito sa kilid aning balay kay bantang sa adlaw. 8 a.m. until 11 a.m. igo sa adlaw. At least ka nang mutubo lang tong green carpet na algae. Mga buhok-buhok ato. Kaya mo serve raman po ito as kuha nila. Kaning food. Pag-abot aning isda, huwag yun ako ni mahatagi o live food. Bisag frozen bloodworms man lang. Kaya una, wakoy source. Nya, layo ang kudad rin sa amo. Akong pellets nga ginagamit. Sukad, nagbuhi kong isda. Kuha rin yun, hikari. Hikari nga goldfish food products. Hikari purple. May akong gi-kuhan yun di siguro na makapalit kung isa ka kilo nga hikari nga purple. So mo ito akong ginagamit. Ako lang gisiguro nga sulod sa 24 ka oras makakaon sila every after 2 hours. So kana pang feeding. Then mo ito. Water change lang ka 50% at the end of the day. Heater para ma-maintain ako ang desired temperature. Nga marag mas warmer ang tubig para ma-aid sa ilang digestion. Isa po dana, importante kayo ang filtration. So gagamit ko pumis rocks or stone.
kumuha na akong gamit. Magpasalamat lang ko kang Boss Ercel Tanke, kang Boss Giovanni, o sa imo, Boss Ryan Yap,